Ang isa sa mga pinaka nakakatuwa sa paglalakbay ay maranasan ng bagong pagkain sa iba't ibang kultura. At ang North Korea ay hindi nabubukod sa panuntunan na ito. Ang sino mang pamilyar sa Korean cuisine ay makikilala ang kimchi, bibimbap, at Korean barbecue na pop-up sa buong pagkain ng DPRK. Subalit, naisip namin na ibigay sa inyo ang nangungunang sampu sa ilang hindi ganong kilalang pagkain ng North Korea. At kahit na mayroong itong pagkakatulad sa pagitan ng pagkain sa magkabilang panig ng DMC, ang culinary fare na sineserve sa North Korea ay bagyang mas old school. Na kung saan ang South Korea na pagkain ay maaaring magkaroon ng higit pang mga international influence mula sa kanluran at Japan. Ang pagkain naman ng North Korea ay mas simple, homestyle, at walang international influence, at mas malawak na tinutukoy na international palate ng timog. Gayunpaman, mayroong ilang culinary delight na natatangi sa North Korea na dapat talagang nasa bucket list ng sinuman. Kaya naman manatili ka lamang nakatutok dahil ang ilan dito ay malamang ngayon mo pa lamang makikita. Sa karne at itlog ng ostrich na nagbibigay ng maraming pagkain sa militar at mga tao ng North Korea, laganap ang karne ng itlog ng ostrich sa buong Pyongyang. Ang mga higanting itlog ng ostrich na ito ay matatagpuan din sa karamihan ng mga supermarket. At ang isang trip sa ostrich farm sa labas lamang ng Pyongyang ay ang pinakamagandang lugar para subukan ng barbecue ostrich. At bumili lahat ng uri ng ostrich goods sa gift shop. At makikita mo dito ang mga pagkain na related sa ostrich hanggang sa mga sapatos na gawa sa ostrich. Ang Inyo Gogi Bap naman ay literal na isinalin bilang bigas na mayroong artificial meat. Ang Inyo Gogi Bap ay gawa sa bigas, kimchi, soybean paste at soybean oil. At ginawa ito sa pamamagitan ng pagbabalot ng steam rice sa balat ng natitirang soybean na binalutan ng napakaraming chili sauce. Dahil ang ulam na ito ay binuo sa panahon ng madilim na panahon ng tagutom sa North Korea noong 1990s. Ang texture ay sinasabing na-replicate ang parang karning texture at kinakain pa rin ngayon bilang isa sa pinakasikat ay street food dish sa North Korea. Ang sariwa at masarap na pagkaing dagat naman ay laganap sa buong Korean Peninsula at isa rin sa pinakamalaking export ng North Korea. Ang pagtikim ng sariwang pagkaing dagat sa anumang paglalakbay sa silangang baybay ng lungsod ng Wonsan ay kinakailangan para sa sinumang bisita, lalo na sa panahon ng Liberation Day Tour. Kapag nagpunta ka pababa sa lokal na pier, makikita mo dito ang mga mangingisda na nagbebenta ng kanilang mga huli. At kung bibili ka ng isang serving ng gongmiri, isang mahabang tilapilak na isda na nahuli sa kanilang lugar ang ihahanda mismo sa harap mo bilang sashimi. Isasawsaw mo lang ito sa isang locally made chili sauce at banlawan mo lang ng isang soju habang pinapanood ang paglubog ng araw sa isi ng Korea. At dito mo mararamdaman na tila ikaw ay nasa holiday. Habang pinag-uusapan naman natin ang mga seafood, hindi magiging kumpleto ang listahan na ito kung hindi natin isasama ang infamous Petrol Clam Barbecue. At ito ay matatagpuan sa West Coast sa lungsod ng Nampo na karaniwang tinatangkilik sa May Day Tour. Ang isang higanting concrete slab ng locally produced clam ay inayos ng maayos. Habang ang iyong magiliw na driver ng bus ng KITC ay inaayos ito at binubuhusan ng gasolina. Na kung saan dito maluluto ang clam sa kanilang mga shell. Kapag nakasetup na ang mga clams, walang petrol lang mapupunta sa loob ng kabibe kapag ito ay bumukas na at nasunog kagad. Na kung saan nagluluto ng mga clams sa kanilang mga shell. Sa kabilang dulo naman ng isda ay ang quintessential beer na sinamaan ng talpi. Isang mahalagang sesyon ng pag-inom ng serbesa sa North Korea. Ang pinatuyong isda na ito ay pinuputol sa bite-sized jerky pieces at kinakain na may light soy vinegar at wasabi para sa ekstrang sipa. At habang maaari itong magpahina sa ilang mga tao, ang banahid na lasa ay ang tamang dami ng asin upang perpektong iparis sa iyong beer. Narito naman ang isang insider tip para sa mga adventurous eater natin. Gumagawa ng special na side order ng duck hearts kapag bumisita ka sa sikat na Pyongyang Duck Barbecue Restaurant. Wala ito sa menu subalit ito ay iniyaw ng perpekto. Ang masaganang protein at saturated fat ay perpekto. At mas maigi kung ito ay iyong mararanasan. Ang isa naman na ito ay itinuturing na delicacy tulad ng truffles. Ang mga pine mushroom na matatagpuan sa Chilbo Mountains region ng North Korea ay ilan lamang sa mga pinakamasarap, magaan at komplikadong lasa ng mushroom na susubukan mo. Binigyan pa ni Kim Jong-un si South Korean President Moon Jae ng higit 2 tonelada na nagkakahalaga ng higit 1.5 million sa kanilang summit noong 2018. Ang pinakamagandang lugar upang subukan ang mga mushroom na ito
ay sa anumang paglalakbay sa hindi gaano binibisitang Northeast Province ng North Ham yung nabahagyang iniyaw sa isang gas cooker o barbecue. Kapag bumiyahe ka naman pababa sa DMC sa ilagang bahagi, ay malamang na may makikita kang kumakain ng isa sa mga local restaurant sa kalapit na Kaesong. Ang lugar na ito ay naligtas sa pabobomba noong Korean War. Ang lungsod ng Kaesong ay nag-host din ng ilan sa pinakamalaking kumpol ng UNESCO World Heritage, site ng DPRK. At dahil dito, ito ay perpektong environment para makatikim ng pansangi. Isang traditional na ulam kabilang ang maraming bronze ball na puno ng iba't ibang dish, kabilang na ang isda, baboy, gulay, kanin, kimchi at iba pang mga preserved goods. Ang pansangi ay iniyain sa mga royalty sa panahon ng Koryo Dynasty na may mas maraming mangkok na iniyain na kung saan nagpapaiwatig ng kahalagaan ng isang bisita sa hapunan. Malamang siguro nasubukan mo na ang sea urchin, sashimi o sushi na kilala bilang uni. Gayunpaman alam mo ba na ang mga tubig sa North ay nag-host ng ilan sa mga pinakamahusay na kondisyon para sa pinakamataas sa quality ng sea urchin na lumaki sa mundo. At pangalawa lamang sa malamig na tubig ng Hokkaido, Japan. Ang delicacy na ito ay maaari lamang ilarawan bilang natatangi na nakakatikim ng isang bagay tulad ng paglubog sa ilalim ng alon ng salted caramel ocean. At kung bumibisita ka sa Chilbosan Homestay Village sa northeast ng Pyongyang Tor, sa mas malamig na buwan sa paligid ng Mayatyun, maaari ka ring maganap ng sariwang sea urchin sa iyong sarili sa mga rock pool ng beach ng Homestay Village mula mismo sa source. Ang panguli naman natin ay kilala sa tawag na naengmyong. Ang mga bucket noodles na ito ay inihahanda kasama ang manipis na hiniwang bahagi ng manok, baboy o karne ng baka. Kasama na ang itlog at iba pang mga toppings sa isang nakakapreskong malamig na magaang sabaw na karaniwang inihahanda sa mga kasalan at mga special occasion. Gayunpaman hindi nito napigilan ang mga North Korean na kumain nito araw-araw. Na may 2,000 mega capacity ng Okryugwan restaurant na nagtatampok ng mga linya sa labas ng pinto araw-araw. At dito kumakain ang mga gutom na lokal na handang ayusin ang kanilang nengyong. Ilan lamang ito sa 10 sa mga pinakamasarap na pagkain sa North Korea at kung nasiyahan ka sa aming video, huwag mo sanang kalimutang bigyan ito ng like at follow button. Nang sa ganun, lagi kang updated sa mga susunod pa naming content. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.